Magiging cause, bakit tayo nahihirapan umaman sa mundong to? Nung high school po ako, maniwala po kayo sa hindi, nagpapautang po ako. I was earning almost 8,000 per month. High school student ako. Paano nangyari yon? Ang business po namin sa Bicol, mga jeep. May isa po akong driver na lumapit sa akin. Sabi niya, Joseph, pautangin mo ako ng 500 pesos. Sabi ko, ayoko. Kaya lang may sinabi siyang magic word. Joseph, pag pinautang mo ako ng 500, after 1 month, ang ibabalik ko 600. Magkano tubo ko? Now, kung kayo tutubo ng ganito sa isang buwan, okay hindi? Okay. Okay na okay. Kasi guys, ako, naalala ko, elementary ako, binuksan ako ng mama ko ng bangko, nag-deposit siyang 2,000 pesos. Sabi sa akin ng mam ko, kailangan kang matuto mag-deposit at mag-save kasi dyan ka yayaman. After 1 year, tumubo. Almost 20 centavos yung tinubo ng 2,000. Sabi ko, paano ko yayaman dito sa sinasabi ni mama? Kaya nung high school ako, nung nag-offer sa akin yung driver ko na 500 at 1 month daw babayaran 600, sabi ko, sige nga, masubukan. True enough, naging 100 ang tubo ko. Now, dun ko nalaman, pag nagpapautang ka, nagiging sikat ka. Dumating ko sa point na lahat ng driver ko nangungutang na sa akin. Office mates ng ate ko nangungutang na rin po sa akin. Ang dami nang nangungutang sa akin. Sa dami nang nangungutang sa akin, I was averaging 8,000 per month. Kaya lang, isang araw, may lumapit sa akin na matanda. Ang sabi niya, iho, tigilan mo na ginagawa mo. Kinumahan po ako bigla. Sabi ko, tita, bakit po? Hindi mo ba alam kung anong tawag sa ginagawa mo? Sabi ko, ano po yun? Sabi niya, 5'6". Sabi ko, ano po ang masama sa 5'6"? Ay nako, iho, since ang tubo mo, 20% per month, lahat ng nagpapa 5'6", nandito ka pa sa mundo, sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Isipin mo na lang yun. Eh, di ba kung makita niyo pa yung mukha niya, akala mo talaga nang galing doon, impyerno, dagat ang apoy. Di ba gumagano'n? For me, listen to all. Kung anong advice ang susundin. Matatang, in short, paghanap ako ng comparison. Kasi buti na lang kung makikinig ako sa kanya, siya magbibigay sa akin ng 8,000 buwan-buwan. Kaya bottom line sa akin, naghanap ako ng comparison. Sabi ko, pwede, sino kayang pwede ko? May namit ako, kaibigan ko. Nagluluto ng pansit bato sa Bicol. Bibili isang kilong pansit, konting kani, konting gulay, asos. Pag naluto na yung pansit, na ibibenta niya ng 300 pesos. Magkano tubo niya? Doon po ako nagtanong sa sarili ko. Kung yung kaluluwa ko sinusunog na sa impyerno, ano na lang kaya siya? Ano ang kwento? Guys, just always ask, kung yung pinapaniwalaan mo na sinusunog mo pa hanggang ngayon, nakakatulong ba for you to change your life? Kasi ang dami po nating paniniwala na nakakahindrance po sa atin for us na magbago buhay. Example, may kasabihan, ang isa daw na mayaman, pagpupunta sa kaharian ng langit, dadaan sa butas ng? Kung naniniwala ka sa paniniwalang yun, papangarapin mo pa bang yumaman? Di ba naalala nyo kung paano natin dilaan yung sinulit at pinapasok sa karayo? Madali, mahirap. Yung sinulit niya nahirapan ka, katawan mo po kayo ipasok. Dilaan, imposible yun. Guys, ano ang gusto kong kaya nyo? Tanungin nyo muna sarili nyo, nakakatulong ba? Kasi parang ganito, sabi nila, ang mahal daw ng Panginoon yung may... Sa TV po, kung gusto nyong yumaman, ang first step na kailangan nyong gawin, pwede po ba yun? Alam nyo kung bakit? O ito. Yes! Itigil-tigil mo na muna. Malay mo magbago. Okay. Eh, masyado nilang iniinit na nag-aaway ng binan, napuputulo ng kuryente, laging kapos-kapos sa binan. Mabango, may kotse, tapos laging nang-aapi. Kaya ang thinking natin minsan, habang tayo napuputulo ng kuryente, nag-aaway tayo ng binan natin, feeling natin tayo. Kaya subconsciously, tuwang-tuwa ka na naghihirap ka. Kasi guys, be careful kayo sa ganun. Kasi sabi ko nga, ang laki po ng factor nito. Kasi factor ng horror film sa atin. Aswang. Ano ba? Macho. Saan nakatera yung mga vampira? Macho. Malaki mo ang pangayaman. Second, ayusin kung ano yung mga paniniwalaan nyo. Kasi kung hindi kayo, yan talaga totoo. Number three, ito ang pinaka-isa na may tinatawag na pangarap. And for us to get our dreams, businessman. Gusto ko po sagutin nyo sabay-sabay. Sino negosyante? Negosyante! Anin ang mas maganda dito sa dalawa? Negosyante! Okay, sino po nag-aaral ngayon?
College student. Yun na lang pong naka... Sairin. Pagka-graduate mo, Sairin, ang gagawin mo? Sinin mo gaano tayo ka-weirdo. Okay? Sino pumapasok araw-araw yung pliyado na bayan negosyate? Alin ang mas maganda din sa dalawa? Sairin. Marami ang kilala mong nagtatrabaho na walang nangyayari. Gaano karami ang kritikan dito? Hindi dahil sa wala tayong pera. Kasi kung ititrace mo lahat ng pinakamayaman sa buong mundo, na bakit tayo nagsisiksikan dito? Dahil sa mga hiwagang advice na to. Anak, study hard. Anak, find a tayo. Pero sabi ng magulang sa atin, anak, pumasok ka ng school. Makakuha ka ng mataas na grado, makakahanap ka ng magandang trabaho mo, lahat ng pangarap mo, aleluya. Advice ng magulang niyo sa inyo. Sa mga magulang pong nandito ngayon, ito sa inyo. Sa magulang na magulang na magulang na magulang, ito pa rin pong advice. Kaya lang, ang panahon po noon, sa panahon po ngayon, ang laki na ng pinagbago. Maybe 60 to 50 years ago, if you're working, maganda po buhay nyo. Isa lang nagtatrabaho, sure na future ng anak mo. But right now, kahit dalawa po kayo nagtatrabaho, bitin na bitin talaga ang sweldo. Huwag na natin, kinomplikado natin ang math natin. Pinag-aralan, pag nagtrabaho ka, isang equation lang naman. Income minus expenses. Tama! Now, bottom line, balik tayo dito. Good thing, kita ng pera ngayon. Good thing. Teka lang, alam ko na yan. Ang problem, bakit hindi naman lahat ng sumali yumaman? Totoo po, didiretsin ko kayo, hindi talaga lahat. Lahat ba ng tumaya sa loto, nanalo? Yeah. Ano ang point ko? Hindi ka sa... Tayo pang sinasabi, isa lang tanong ko. Ang problema dun, di ba? Eh, hindi ko maintindihan bakit tayo galit na galit sa nasa taas. Guys, nasa taas mo, namatay ka, sinong kumita? Funeraria, nasa taas mo. May kumikitang nasa taas, nasa effort mo, lumipat ka ng ibang planeta. Iko-compare mo kahit saan, yung tatanong mo about networking, nangyayari din naman dito. Yun ang reality. Now, ang pagkakaiba lang nitong tatlong to, isipin mo na lang, para kang naglalakbay. Ang dreams is the sapong naglalakad. Ang business, bakit ako maglalakad kung pwede ako mag-drive? Bakit ako magdadrive kung pwede ako lumipad? Bakit aantayin kung kailan ka 40 bago magsisimula buhay mo? Diba? Isipin mo, 40 ka na. Busok ka na! Nung makasama dati Asian Cruise, that was I think 2008 Asian Cruise, sobrang laki ng barko. Sa gitna ng barko, yung pool, anong makikita mo? Mga nakatupis. Punta talaga ako! Sabi ko, paglingon ko, hindi na ako bumalik. 5 araw kami sa barko, hindi na bumalik sa swimming pool kasi ang nandun, mga matatanda. Barcose veins, mga... Sabi ko, yung pala mahirap pag-cruise, kasi normal yung nakaka-afford ng cruise, matatanda, retired, di ba yung mga retirement benefit nila gagawin? Kasi kami lang yung halos bato. Kaya doon ako napapaisip, na sabi ko, kung pwede naman yumaman bata pa, bakit kailangan mantay kung kailan ka tumanda bago ka yumaman? Sa mga lalaki, kailan yung gusto mag-drive ng sports car, yung windshield mo may grado na, di ba, para makita mo na yung bansa. Kay Dr. Jose Rizal, pero parang ex lang po yan. Hindi ka makakapag-move on kung hanggang ngayon puro ex mo ang nasa isip mo. Yeah! Paano mag-move forward? Okay. Kapag mga ganyan ang topic, ang daming nakakaralik. Now, guys, ang point ko, paano mag-move forward ang buhay ng Pilipino kung hanggang ngayon ang pinag-aaralan natin no limit angere, el filibusterismo, gumbursa, sino yung nakapulot ng sangchinelas ni Rizal na tinapon sa ilo, di ba? Don't get me wrong, guys. What if, one year, itapik lang si Rizal, sunod na taon tanggalin, palitan. Kesa o si Rizal, palitan, buhay ni Mang Inasal. Paano si Mang Inasal nangutang ng 2 million after 8 years na ibenta niya ang Mang Inasal ng 2 billion pesos? Ngayon, si Mang Inasal, nag-tie up sila ni Jollibee, meron tinatawag na Double Dragon. Ang plano nila magtayo ng city mall sa lahat ng iba't ibang rural area na wala masyadong mall.
Ano ang point ko? Guys, kung yan ang pinag-usapan, di ba mas nakaka-inspire? Sunod na taon, tanggalin natin. Palitan natin Lucio Tan. Isang tao na nag-aaral, walang pambili ng sapatos magulang niya, kaya naka-chinelas lang siya. Nagsumikap ngayon si Lucio Tan, siya may-ari ng PAL, siya may-ari ng Fortune Tobacco, siya may-ari ng Allied Bank. Tanggalin naman natin, sumunod, palitan natin Gokong Wei. Pinanganak mayaman, isa lahat ng sinian sa Cebu sila may-ari, bumagsak negosyo nila, naghirap siya, nagsumikap ulit tong batang to, nagbibenta ng kung ano-ano sa palengke ng Cebu. Nagbibenta ng mga isda, tuwalya, balde. Nung medyo lumaki-laki, nag-deliver na siya from Manila to Cebu. Nung lumaki ng lumaki ngayon, sila may-ari ng Robinson Cebu Pacific. Tanggalin naman natin, sumunod na taon, Henry C. Nagsimula tagalinis ng sapatos, nakiusap siya sa Mercury Drug. Mercury Drug, pwede ba ako dito maglalagay sa harapan niyo ng linisan ko ng sapatos kasi ang daming yung customer? Sabi ni Mercury Drug, ayaw namin. Imbis sumama loob ng tao, nagsumikap. Nagsumikap na nagsumikap si Henry C. Nakaipon ng tinda ng pera, nagtayo ng tinda ng mga sapatos, nakaipon siya may-ari ngayon ng SM. Kaya mapapansin mo, lahat ng SM, walang Mercury Drug. Okay. Sa kagustuhan niyang makaganti ng konti, bumili ng Watson, yun ang pinantapat sa Mercury Drug. Now, ano ang point ko? Guys, isipin mo kung taon-taon yun ang pinag-uusapan. Di kahit mahirap ka, kahit bumagsak negosyo mo, wala kang pambili ng sapatos. Eh kung taon-taon yun ang pinag-uusapan, lumalakas loob mo, tumataas tiwala mo sa sarili mo na kung nagagawa nga nila, kaya ko rin baguhin buhay ko. Problema, nung nag-aaral tayo, ang daming algebra. Isipin mo na lang, kailan mo nagamit ang E squared, B squared, C squared? Nasubukan mo na bang bumili sa ticket sa MRT, pabili ticket, ito 1A, ito supli mo 2B. Di ba wala naman ganun? Sabi ko nga, ang kulit kaya ng algebra, hindi na makapag-move on, dinamay pa tayo. Ano yun? Lagi na lang ganito. Fine. X. Di ba lagi hinahanap yung ex niya, hindi na lang mag-move-on sa buhay, ito damay pa tayo. Now, saan yung eraser mo? Wala na sa ex, naka-block na. Okay. Now, anyway guys, ang pag-uusapan po natin, doon ano din ang pre-present sa akin, way back almost one decade na. Ibig sabihin, kung paano po nagbago buhay namin, paano po sobrang daming Pilipino ang nagbago ang buhay, yun ang ipipresent ko ngayon sa inyo. Okay po ba yun? Yes! Okay, sige po. Now, for you to start up a business, napakaganda na po ng networking ngayon kasi siya po ang nag-break ng lahat po ng rules, na traditional ruling sa business. Ano yun? Sabi nila dati, para ka daw kumita ng malaki, kailangan mo ng malaking kapital para malaking kita mo. Pag maliit ang kapital, maliit din kira mo. Pag wala kang kapital, wala ka din kita. That is the traditional way ng business. But ang network... ...ang mamahalin. iPhone or Samsung. Ito. Oh, di ba? Mura, mahal. In short, kung sa ibibusiness mo, sobrang mura po niyan. Lalo pa sa may kapalit. Bakit? Yung ang kapalit, number one, bibigyan po kayo ng produkto. Ang kagandaan ko sa products, ipapalit sa inyo, nasa worth 15,000 to 20,000 pesos. Nakrinig niyo ba yung in-explain kanina ni Doc Ed? Yes. Okay, ang kagandaan po dito guys, sa products na to, pag member mo, ibenta mo lang yung produkto, balik na kapital mo. Saan ka nakakita ng isang negosyo na automatic? Kasi, ano ang mga negosyo yung pwedeng pasukan? Traditional business or franchising? Ang franchising, gaano kalaki gastos mo? Magtayo pa ng sarili mong negosyo, ubus na to, mirrors permit, building permit, fire permit, permits pa lang, ubus ng 12,000 mo. Wala ka pang negosyo. Dito ang kagandahan, may produkto ka. Number two, ang isa pang pinakamaganda dito, insurance. Ito naman po para sa mga tao na gustong kumita na walang effort. Okay. Ano yung pwede? Magkakaroon ka ng 200,000 personal accident insurance, good for 1 year. Ibig sabihin, automatic, pag may nangyari po sa inyo, wag naman sana, pag may mangyari sa inyo, at least meron kayong makiklaim na 200,000. Ito po good news, additional 200,000. Kung meron po kayong mga alagang batugan sa bahay nyo,
dalin niyo po sila dito. I-member niyo po. Okay? Pagka-member niyo, pagtawid niyo ng EDSA, tulak niyo. Pag nabangga po siya at hindi po namatay, automatic may makakuha kang 200,000. O, di ba? Okay pa rin kasi may nakuha ka. Kaya lang nagtag, kailangan maging gulay mo na yung katawan. Di ba? Pag gulay-gulay na yung katawan niya, makakapag-claim ka. Nakuha mo 200,000. Pag uwi mo ng bahay, nakita mo yung batugan mong alaga. Nakahiga na lang kasi hindi na nga makagalaw. Buhatin mo ulit. Itapon mo ulit ng matuluyan. 200 na naman yun. Kaya kikita po kayo, sa tatlo lang pong alaga nyo, congratulations po, milyonaryo na po kayo. Okay. Ni joke lang naman po yun. Pero ang point ko, dito po 200,000 pag nagulay yung katawan, pag natuloy na addition 200. At ang pinaka-isa pa po dito, 50,000, unprovoked murder and assault. Ano naman to? Guys, naisipan mo mag-video, okay. Napili mong kanta? Highway. Okay. Nagalit yung kainuman mo, ang kagandahan dito, alam mo, nasaksa ka, meron ka pa rin 50,000. Last but not the least, 10,000 burial. Ano naman to? Ito, pag natuluyan ka, automatic, may dagdag pong 10,000. May isa pala, 10,000 medical reimbursement per accident. Ano to? Ito, yung mga minor. Sobrang kang excited. Nakita mo, grabe, ang ganda pala talaga ng AIM Global. Hahataw na ako ng sobra. Sa sobrang mong excited, sa sobrang daming tao sasakay ng elevator, naghagdan ka. Kagandahan doon, nakababa ka from 7th floor to 1st floor nang hindi ka naglalakad. Gumulog, gulong, gulong, nakababa mo, 1st floor, okay. Ginasa mo sa hospital, 5,000. Anong gagawin mo? Bayaran nyo muna. Pag nabayaran nyo, automatic, marireimburse nyo po sa company yung 5,000. Sabi sa akin, iba, Joseph, akala ko ba 10,000? Bakit 5,000 lang? Kasi yung additional na 5,000, ang tawag doon waiting. Ano yung waiting? Inaantay ka na lang ulit kung kailan ka maa-aksidente, saka mo siya makakuha. Reminder lang po sa lahat, huwag po dapat lalagpas 10,000. Kasi pag 12,000 ang bill mo, ikaw na po ang mag-shoulder ng 2,000. Kaya tip, bago ka maa-aksidente, time-chain mo muna kung magkano. Pagpasok-pasok, di sige, tuloy-tuloy niyo na yan. Okay. Number 3, free medical check-up. Okay, magkakaroon po kayo ng check-up dito. May mga urinalysis, fecalysis, x-ray, libre na po siya. And number 4, ito pinakagusto ng karamihan, scholarship. Dito sa scholarship na to, ang kagandahan po, you will have a discount ranging 25% pataas, depende na po sa type ng school. Ang kagandahan dito, compute na lang natin guys. Sa 10,000 na tuition, okay? Meron kang 25% discount. Magkano yan? 2,500. Magkano lang babayaran mo? 7,500. Discounted ka dito per sem. Sobrang laki po niyan kasi kung didake, alimbawa sabihin natin, 8 sems times 8, that is 20,000. Nagbayad ka ng 12,980, nag-discounted ka pa ng 20,000. Kaya lang guys, uunahan ko na po kayo, ang kagandahan lang dito sa scholarship na to, syempre mag-maintain kayong grade. Mag-maintain po kayong stress. Passing grade, ma-maintain mo lang yan, tuloy-tuloy po yan. Okay? Ang kagandahan pa po dyan sa scholarship, pwede mo siyang ibigay kahit kanino. Pwede mong ibigay sa kamag-anak mo, kapatid mo, kaibigan mo, yung kaaway mong walang pinag-aralan, ayan, scholarship, mag-aral ka, pwede mo pong ipagamit to. Kaya lang, pinakamaganda pa po dito guys, wala siyang expiration. Ibig sabihin kung yung anak nyo, bata pa, antayin mo munang lumaki bago niya gamitin, okay lang din po, wala pong problema. Okay, tanong, sa 12,980, so 1, 2, 3, 4 na binalik, sulit hindi? Sulit! Hindi ko po kayo marinig, sulit hindi? Sulit! Sulit na sulit. Ang pinakamaganda, dito na po ako magtatapos, kasi ito po yung dos na side. Dito po kayo pwedeng kumita ng sobrang laki. Kasi po, ang time siyang pwede pong kitain nyo, sa business side, you can, teka lang, hindi na marunong mag-spell na, business. Okay. Sabi, business. Pwede kang kumita ng 32,000 per day. Kapanipaniwala, hindi? Question. Taga Bicol po ako, hindi po taga Manila. Kung sasabihin ko, ang average na travel time from Bicol to Manila is almost 12 hours. Kung sasabihin ko sa inyo na kaya ko mag-drive from Manila to Bicol ng 5 hours, maniniwala po kayo? Hindi, it's impossible po. Now, what if sabihin ko sa inyo na kaya kong 1 hour, mag-aeroplano ako? Yes. Ibig sabihin, kaya po kayo nagtataka dito kasi
nasa employment world. Kung nasa employment world ka, medyo kataka-taka po talaga 32,000 per day. Pero po sa in-global ka, sobra po ang dami ang kumikita ng 32,000 per day. Gaano karami? Ay, baka hindi mo alam, katabi mo na po yung kumikita nila. Okay. Sa amin naman po, ako, I'll be honest, hindi po ganyan po kinikita namin. Hindi po namin yung kinikita sa loob ng isang araw. O, kasi mga ilang oras lang kinikita na namin yan. Okay. Sunod, dito tayo sa business side. Number one, bibigyan po namin yan ng sales kit. Sales kit na pwede-pwede nyo pong gamitin. Nandun na po yung mga babasahin, mga kailangan nyo pong pang-explain na about products, about the company. Andyan na po sa kit. Number two, ATM. Ako, I'm very proud to say that AIM Global is the only networking company na nagbibigay ng daily payout for 11 consecutive years. Dito po sa Philippines. Ang para mas maintindihan niyo po, pag may kita ka ngayon, click mo lang, kinabukasan, basta may banking days, kuha mo na agad yung kita mo. Okay? Number 3, DTC. Etong DTC, Distributor Tracking Center, lahat po ng mga transaction mo, dyan mo na po makikita. Okay? And number 4, eto po, pinaka natutuwa po ako. The moment nag-join po kayo sa AIM Global, enrolled po kayo sa BSM. Ano yung BSM? Bachelor of Science in